The Lord be with you. And with your spirit. Today's gospel teaches us the necessity of praying always, without becoming weary. Jesus assures us that God is a loving and merciful Father who listens to us, His children, no matter how difficult our problems are. Today, we celebrate Sunday for cultures. May we always look upon the presence of God in every culture, that we encounter and reject those cultures which rob our hope and the joy of living. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
ever-living God, grant that we may always conform our will to yours and serve your majesty in sincerity of hearts. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. In those days, Amalek came and waged war against Israel. Moses therefore said to Joshua, "Pick out 7 men, and tomorrow go out and engage Amalek in battle. I will be standing on top of the hill with the staff of God in my hand." So Joshua did as Moses told him. He engaged Amalek in battle. After Moses had climbed to the top of the hill with Aaron and Hur, as long as Moses kept his hands raised up, Israel had the better of the fight. But when he let his hands rest, Amalek had the better of the fight. Moses' hands, however, grew tired, so they put a rock in place for him to sit on. Meanwhile, Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady till sunset. And Joshua mowed down Amalek and his people with the edge of the sword. The word of the Lord. Thanks be to God. Beloved,
Remain faithful to what you have learned and believed, because you know from whom you learned it, and that from infancy you have known the sacred scriptures, which are capable of giving you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and by his appearing and his kingly power, proclaim the word. Be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teaching. The word of the Lord. Thanks be to God. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, there was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being, and a widow in the town used to come to him and say, render a just decision for me against my adversary. For a long time, the judge was unwilling. But eventually, he thought, while it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me. The Lord said, be attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang paanyaya na manalangin.
Ito yung paninilaw na namin sa aking tingin ng pansin para po sa linggo nito. Pero bahagi ng ating partidos na tayo nagtitibot para pagdasal. Pero hayaan po natin na inanamis ng simbahan na muli natin itugunan yung pagkaya ng ating Panginoon sa Kristo, katulad ng kanyang pagtuturo sa kanyang mga lagad, na hindi lang basta manalangin, na palaging manalangin nang hindi nanghihinawa. So bahagi po ng isang pagtulos natin na makita po natin katulad na po ng pinagaya niya na si isang balo. Sa kanya po natin katulad ng isang balo na hinupulit yung bukong na ibigay sa kanya ang kanyang hinihingi na katarungan. At bahagi po na kung saan yung makita po natin sapagkat sabi nga po natin, tama-tama po na yung linggo tulad ng masimula natin ngayon ay Sunday of Cultures. Yung napangyaya ng simbahan ay kinakailangan na magpanuloy tayo kung ito ng kultura na ito ay isang kultura na higit na kumikilala sa Diyos o baka mamaya ito yung kultura na sumisira sa ating kultura bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At sa larangan po naman ng panalangin ay bahagi po na ang kinakailang din natin pag-ingatan kasi may mga kultura, yung kasalukuyang kultura, kapag hindi po natin nakikita na baka mamaya ito ay naging bahagi o kaya hindi tayo nakapagdarasal ay at hindi natin maparoon mabigyan ng higit ng pagnanilay, baka mamaya hindi natin pinapansin. Unti-unti na pala tayo kinakain. Isang halimbawa po nito ay yung culture of convenience. Yung kultura ng pagiging maalawang. Kapag hindi na maalawang, ayoko na. Ito yung culture of convenience. Baka mamaya kasi, hindi namin napapansin na tayo kinakain ng kultura na culture of convenience kaya hindi tayo nakapagdarasa. Ano rin ba yung nakakita kayo tingin panahon na ito? No? Sabi nga ko natin, isa rin sa mga kaliwanag na lumalaganap yung culture of convenience ay yung maglaganap yung pero na napakaraming convenience store. Wala pa akong atin sa convenience store. Kita po namin halos sa lahat ng lagusan na bayan na ito ng San Pedro, mayroong convenience store. Iba't iba na kumpanya. Pero baka mamaya, baka sa larangan ng ating pananalangin, ay ito rin ang maging bahagi ng ating patiyos, baka kung ano lang yung conveniente, tsaka lang tayo magbarasal. Ayun, kapag lumalakas ang ulan, kumukunti yung nagsisimba. So, kuminsan bako kasi hindi na konvenyente na magsimba kasi umuulan. At marami po ibang kadahilanan. Baka kasi kuminsan siya sa mga, hindi kagad dinidinig ng Diyos. Yung aking panalangin, ayaw ko na magdasal. Yun ang kinakailangan din po natin malingatan. At pinapaalala rin sa atin sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat, ikalawang sulat kay Timoteo, na ito rin ay dapat na maging bahagi, maging aware tayo, lalo-lalo na sa pagpapalakarap ng mabuting balita ng kaligtasan. Anong sabi niya kay Timoteo? Preach the good news, whether it is convenient or inconvenient. Tinuturo po sa panalangin, hinakailangan na palaging magdasal, maging ito man on times of inconvenient or convenient. Bakit po? Kasi tulad po ng panaya na ibinahagi ko sa akin si Domingo, ay ito po lang isang tanda ng pananampalataya. Ay gano'n na nanalo sa Diyos. Opo, ay ba? Pati hindi
po nagdarasal. Kasi yung nasabi ng Lord na Jesus, ha? Na katulad ng po sa Ebanghelyo natin, sabi niya, sigurado ang pagdating ng anak ng tao, ibibigay niya yung hinihingi namin katarungan. Pero kaya pagdating kaya ang anak ng tao, may matatagpuan kaya siya paralalim. Sa dahilin na ito, katulad ng babaeng balong na hindi tuligil sa kanyang pamihingi upang maibigay sa kanya ang katarungan. So yung palaging panalangin, yung palaging nananalangin, ay isang tanda, isang tanda ng pananalig natin sa Diyos. Kung talagang ikaw ay nananalangin, ikaw talagang nananampalataya sa Diyos, dapat mayroon kang buhay panalangin. Hindi lang ba sa nagdarasal, kundi ang iyong buhay ay ang buhay na nakatuon sa pananalangin. May bahagi ka ng iyong buhay na ibinibigay mo sa pananalangin. Kaya ito yung maliwanag na ipinaramahin ko sa akin sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa ko, nakita ko natin yung si Moses. Si Moses na habang ang mga Israelita ay maglalaban sa mga Amerikans, ay nakita po natin na kapag itinataas ni Moses ang kanyang banal na may habang na tungkot na ibinigay ng Diyos, ay alam nakita niya na nanalo sila. Kapag nakababa ng banal ni Moses, natatalo ang mga Israelita. Kaya ang ginagawa ng mga ginawa ni Aaron at ni Hur, tinulungan nila si Moses na rin makaupo. At habang si Moses yung nakaupo, tinulungan ni Aaron at ni Hur na hawakan ang kamay ni Moses upang manatili itong nakataas hanggang manalo si Joshua at ang mga Israelita sa kanilang paglaban sa mga Amerisitas. Pero yung pinakamahalagang aspeto ko rito na nakita natin sa pananalangin ay hindi po yung nanalo yung mga Israelita habang nakataas ang kamay ni Moses. Ngunit yung tanda ko na kung saan ipakita po natin na alin, yung tanda na yung pagkataas ng kamay ni Moses ay alin, ito po yung tanda na makita natin bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang pinakamahalagang aspeto ng panalangin. Para tayo nagdarasal at para masunod natin yung kalooban ng Diyos. Sabagat sa pamamagitan ng ating panalangin, doon natin malalaman yung kalooban ng Diyos. Kung talaga pa ganun yung pinagagawa natin, ang kung pinagagawa natin ay ang kalooban ng Diyos. And this is immortalized, yung pin-image ni Moses na nakatakam sa tungkod ng Diyos habang naglaban ng kanyang mga ang mga Israelita sa paruro ni Joshua. Ganun pong kamay. Ayalim, immortalized dito po sa cross. And pa rin po yung position ng cross, nakadipa. Dahil nakita po natin ang tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan. Ang tagumpay ni Kristo upang makamit ng sangkatauhan ang biyaya ng kaligtasan laban sa kahirapan at kamatayan. Yan po yung bahagi ng kasalanan bilang pagsunod sa kalooban ng ating Ama na sa langit. Yan po napakahalaga yung panalangin. At sa ako, ito yung bahagi na natin na bigyan natin ng higit ng paninilay na kung ito simple natin panalangin ngayon ang pakikisa lang natin sa panalangin
sarili para makaroon natin yung kaligtasan na dulo ng pagluligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Gawin po yung dahilan para tayo nagdarasal. Makita natin kung ano yung kaluwag ng Diyos sa ating buhay. At of course, patuloy tayo na niyahan na pagdasal palagi. Kasama ko rito yung kahalagahan ng pagdarasal natin. Pagsisimba natin pag-araw ng Linggo bilang pinakamataas na atas ng panalangin. Magsimba po tayo pag-araw ng Linggo at pwesto ang Panginoon. At muli yung pinakalala sa atin na sa ating sa pag-aaral, 30% at most of the total Catholic population ang regular churchgoer. So kung tayo po ay regular churchgoer, tayo po isa sa tatlo na palaging nagsisimba pag-aaral ng Linggo at pwesto ang Panginoon. Nasaan po yung puto? Mula po doon sa 10. Nasaan yung 70%? Magsisimba rin naman sila. Magsisimba sila, kaya naman, pero special occasions na. Nalim, kapag birthday, kapag Pasko, kapag TBL, kung tawagin natin, kapag may kasala, kapag may binyaga, kapag kumisan yung iba, nagsisimba na lamang, kapag inilipid na lamang, sana po huwag naman tayo ganun. Pero ito yung pangalan at pinapahayag sa atin ng Puhong Mikawal. Maliwala mo, kung natanda ng paramahang palataya, kay Kristo yun ang palaging manalangin. So, bahagi mo po ng pagdarasal. Kami po mga pare, anong bahagi po ng meron kami tinatawag na pinagasal. May requirement yung kami na pagdarasal yung tinatawag po natin yung divine office, yung breviario. Ito po yung medyo malaking libro na pinagasal for folio. Pero mabuti niya lang po ngayon at medyo gumana. Mayroon na ngayon mga smartphone. Ito po yung bababat. Ito ay talaga requirements para sa mga pare, mga madre. Pero kahit na po kayo mga hindi mga pare at kayo mga madre, pwede yung kayo na gumana dito. Tinatawag po natin panalangin ng divine office. At ngayon po, ay pwede ninyang i-download sa inyong mga smartphone. Magiging yung may Android, ito yung may Apple. Ano yung pangalan? Divine Office o e-breviary? Ay pwede yung namin ang manipal. Kapag yung Webes, tayo po ay sinasama namin sa ating panalangin sa morning prayer at saka sa evening prayer. Pero yung mismo panalangin po nito, meron itong invitation, meron po itong morning prayer, meron po itong mid-morning prayer, noon prayer, midday prayer, o mid-afternoon prayer, evening prayer, at saka night prayer. So, bahagi po. Ito po yung open sa lahat. Sa lahat ng amalanak palataya. Pero kaya tayo po isa, sabi na ako natin, yung iba medyo makita yung medyo komplikado. Pero kung meron na kayong smartphone at kung sino magdasal, pwede niyong gamitin nyo. Tulad sinabi ko, divine office o e-bravery. Yan po ay kung tawagin po namin ito, official prayer of the church. Kasi yung dinadasal natin dyan ay yung Biblia. Yung nilalaman ng banal na kasulatan. Ano pa? Yung mga ating mga formal prayers, Ama namin, Aba Ginoong Maria, papuri, sumasampalataya, alam mo na napahalaga po yung formal prayers. Hindi yung sapagkat may formal prayers tayo, hindi na ulit na hindi na tayo gagawa ng sarili natin dasal. Pwede mo tayo manalangin sa pamagitan ng sarili natin dasal. Pero malaki po kayo ng tulong ng formal prayer dahil sa mga pangalan ng pagmisa na hindi natin makapagbigkas ng ating mga dasal, gawa na sa sitwasyon na tayo ay nalulungkot. Hindi kaya ay tayo ay natatakot pero gusto natin magdasal.
Mag-usap lang po tayo ng isang ama namin na tamamo po yun ng kalooban. At lalo-lalo na po yung pag-arasal natin ng isang purusahan, lalo-lalo na po ngayong buwan ng Oktubre. Bilang tayo bihati po natin, sabi nga po natin yung Rosario ay the Poor Man's Bible. Kasi po yung mga misteryo ng Santo Rosario ay tumutukoy sa mahalagang punto ng buhay ni Jesus kasama si Maria. Hindi po natin mawawala na wala si Maria sa mahalagang punto ng buhay ng ating Panginoon sa Cristo. At makita po natin dito sa mga misteryo ng Santo Rosario ulit na andyan kasama sa Jesus. Ni Maria. Ang maging bahagi yung nagawa po, no? Sabi nga po natin, magpagpiling tayo natin, magpiling buhay ng ating Panginoon sa Kristo. So, mapagitan po ng pagdarasal na sa Rosario. Hindi lang po dahil sa ito, pangyayari na ipinamagi na Bishop Sor de Villegas bilang Catholic Bishops Conference of the Philippines President na itinaga na mula po September hanggang November ng taon na ito ay itinilaga na magdasal ng Santo Rosario bilang bahagi po ng programa na A Million Roses for the World. Isang milyong rosas para sa salita, ang Diyos na nagsalita na naging tao. Pakinggan po ito, ang nakatalaga po sa atin sa Diocese of San Pablo ay sa Diocese ng Webes, October 20. Dito po nagpalabas po ng pastoral letter at kagalang-galang na obispo na ito po maaraw na ito ay magkaroon po panalangin ng pagdarasal ng Santo Rosario Pablo. Itamang-tama naman po, no? Kapag Webes o kasi yung ating panalangin na yung bigay natin from 7 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Kaya nga, binigyan ko na po ng instruction si Sister Lynn Gomez na yung mga magtatamod mula 7 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening sa kanilang panalangin ay isa pa na ho yung pagdarasal ng Santo Rosario. Kasi sabi na ho natin yung pagkatalong natin ay pwede tayong mamili kahit anong dasal. Pero ayaran po natin na bahagi po nito, kung tayo sino, 15 minutes lang ito, no? Yung pagdarasal ng Santo Rosario. Yung iba po ng oras, sa loob ng isang oras, ay pwede tayong magdasal ng ito pang panalangin. Pero ninais natin na bawat oras ay magdarasal ng Santo Rosario. Bilang pakikisa po natin sa programa ng ito ng CBCP at ang ating diocese. Pero ano po yung mahalaga? Patuloy na tayo ay manalangin. At isa po na pangalang respeto ay yung sa pamagitan po ng Santo Rosario. Ano sa pagka? Maluwanag po sa Parisyo ng Fatima na pinapaalala sa atin na the glory of God to be given by Christ ay could only be received through Mary. Hindi po pwedeng hindi kasama si Maria. Sabagat ang buhay ng Jesus ay ang buhay na palaging kasama ang mahal na Birhen Maria. At isa po maluwanag na image niya rin, yung Immaculate Conception. Ano po yung image ng Immaculate Conception? Na inaapakan ng mahal na Birhen Maria ang ulo ng ahas, ang ulo ni Satanas. Pero bakit nyo, sana patuloy tayo panalangin, kung hindi mo kayo makakapag-isa sa Garden of Webes, pero kung kayo po may panahon tayo, patuloy namin inaanilaan, hindi lang sana sa darating na Webes na ito, kundi ano bang, ano kasusunod ng mga Webes o ay makapagdalagdasal po tayo sa harapan ng Blessed Sacrament sa Banal na Eucharistia na si Jesus sa inyo ng tinapay na tayo patuloy na manalangin. Kung hindi mo kayo makapagpunta,
Ay sana po maging bahagi ng ating buhay na tayong magdasal. Lalo-lalo na po ng Santo Rosario. Eh, hindi ko alam po doon. Pero lalo-lalo na po ng Santo Rosario. Ano yan? Malimbawa po, kayo rin katrabaho sa Manila. Pag-isa ng Santo Rosario, traffic. Pag-isa ng Santo Rosario, kaya sa kayo ay manura, gawa na ng traffic. Mag-isa tayo ng Santo Rosario. Huwag natin dagdagan yung edisyon na hinahanap natin sa building na ito. Nakihintay kayo sa anumang pagkilos ninyo sa buhay na ito. Isang pagkakaw, magdasal tayo ng Santo Rosario. Manalangin tayo. At isa rin ang pangyaya ko, at isang hapon ko rin ako, ito yung medyo may kabigatan, pero ito yung isang paghapon. Sa pagbisita ko ninyo sa mga may sakit, alam mo yung ating patron, ang ating patron si San Martin de Porres, ang sabi na natin tuwing Huwebes, ay tayo na nanalangin kasi ang kanyang espesyal na pagkilos na pagtugon sa panawagan ng Diyos Helen, yung mga laga sa mga may sakit. Kaya every Thursday, ipinagdarasal natin ang lahat ng mga may sakit. Ipinagdarasal natin ang lahat ng mga nag-aalaga ng mga may sakit. Pero kung sakali nyo na kayo ay nakabisita sa inyong mahal sa buhay, sa inyong kamag-anak, sa miyembro ng pamilya, sa inyong kaibigan ng mga may sakit, yung aking hapon ay huwag kayong maalis nang hindi kayo nakapagdarasal. Ipagdasal ko nito yung inyong mga kapatid, ang aking mga mahal sa buhay na may sakit. Siguro sabihin nyo, Father Corny, hindi yung Corny yan. Binigawain ng ating pananampalataya. Pati hindi naman kami pare. Ay, hindi mo yun ang kailangan ng maging pare para pagdasal ko yung mga kapatid namin na may sakit. Hindi naman kami pare ng mga member ng organisasyon ng simbahan. Hindi naman kami member ng apostolado ng panalangin. Ay, hindi naman po gawain ng apostolado ng panalangin o ng member ng organisasyon ng simbahan ang magdasal. Ito po yung tungkulin ng isang nananalig kay Kristo. Kasi nang sabi niya eh, may makikita kaya ako nananalig sa akin pagdating ng anak ng tao. At isang paliwanag na makita natin panalagalin, yung panalangin. Siguro sabi natin, Father, wala akong malakang ito na pagdasal sa kanyang sa mga may sakit. Sabihin niyo, halimbawa ako, kapatid, bago ako umalis, hayaan ko na ipagdasal kita. Pwede niyo ilagay na rin yung kamay sa ulo, hawakan ninyo yung kamay. Kung wala man kayong salita na pangmukawin sa inyong bibig, ay dito pumapasok po yung ating mga tinatawag po nating formal prayer. Kaya pwede niyo sabihin ako, halimbawa ko, ay, o Panginoon, pinagdarasal ko po ngayon aking kaibigan, halimbawa po si Jesse, ay walang lumabas sa inyong bibig ko nung dalasalo nito. Simply pray one Our Father or one Hail Mary. Tapos na. Nakapagdasal ko na. Kaya napakalaki po ng tulong ng formal prayer. Hindi nyo ko na kailangan ng mamumulaklak na pananalita. E di at least makita natin na gano'n na ipagdasal nito. Na ipagdasal yung dinalaw ninyo ng sakit. Mayroon tayong buhay panalangin. No? Naging bahagi. Kaya lang kung minsan sabi na natin ako po ngayon tayo kasi bakit? Hindi kasi tayo sanay. Kapag nasanay na po tayo, madali na po yan. Pero ito yung patuloy na hapon ang binibigay ni Jesus. At ayaw niyo po, sabi ko na, pwede mag-isa kayo ng isang kamarapin, isang kamarapin kayo. Kung may sinisipag kayo, pwede kayo mag-isa ng isang misteryo ng Santo Rosario. Pero ano yung punto natin? Magdasal. Kaya ayaw mo po na tapusin ko yung aking pagninilay sa araw na ito. Sa mga salita na binibiwan po ng ating kagalang-galang na Papa,
noong October 8 sa kanyang meditation. Ito po ay 2016, isang linggo pa lamang ang nakalilipas. Hayaan niyo po na ito yung magiging conclusion natin sa araw na ito. Anong sabi ni Pope Francis? Praying the rosary does not remove us from the problems of life. On the contrary, it demands that we immerse ourselves in the history of each day, so as to bless the sign of Christ's presence in our midst. Whenever we contemplate an event, a mystery of the love of Christ, we are asked to reflect on how God came into our own lives, so as to be able to welcome Him and follow Him. In this way, we discover how we can follow Christ by serving our brothers and sisters. I believe